ito po ang ating kauna-unahang project, mga sir. Bali, ang binigay sa akin ng ating tropa sa may-ari nito is 15,000. So ako na rin bahala kung anong concept ang ilalagay ko at kung ano ang mga, kung anong kulay, kung anong nararapat doon na bagay tingnan sa kanyang motor. So ang napili ko palang concept ay Thailand concept, kasi usong-uso dito sa amin ngayon dito sa Zamboanga, Sibugay, ang Thailand concept. Kaya yan, may mga gold bolt na kasama na yan sa 15,000 na budget niya sa kanyang motor, binigay niya sa akin. Brake hose unahan, tsaka pangatras, at yung throttle niya, tsaka hand grip at bar end na rin na gold pa rin, tsaka yan, elbow, tsaka rim set. Ang gagamitin kong rim ay kulay pink, tsaka lighting hub na kulay silver, at gold na sprocket. Ayan. So tara, umpisa natin i-assemble ang ating rim set. So ito na po ang gagamitin nating hub. Ito ang Motaro lighting hub. Ayan. Meron na siyang bearing tsaka spacer sa loob. At meron din siyang spacer. So, ito naman ang pang front. Ayan. Meron na siyang bearing tsaka spacer sa loob. Nabili ko po ito sa lagang 2,350 po. Bili ko nito. Itong dalawang to. Dito naman tayo sa rim na ating gamitin. Itong Biot Drag Professional Rim. Kulay pink po ito. Nabili ko po ito ng 1,850. Ayan, broken size po yan. Pang front natin ay, saan na yun? Ito. 1.2. Ayan. At ang pang rear naman natin, yan, 1.4. So mas malaki ang pangatras, kasi nga pangatras at malit ang pang front. Ito sila. So tabi muna natin. Ang gagamitin naman natin yung spoke ay Yaguso chrome plated. Nabili ko ito sa halagang 300. So pare, magkapareho sila ng sukat sa front tsaka sa rear, kasi nga nakalighting hub tayo. Ito, pareho lang sila kalaki. Ayan, tingnan nyo. So ang gamitin nating spoke, pareho lang din ang sukat. Ayan, 9G 185. So tara, umpisa na natin. Kung mapapansin nyo po, may nakasulat po dito na inner 85 tsaka outer 95. Ito po sabihin yan, itong inner 85, so ito po sila. Ito, yan po sila ang inner. Tsaka ito namang outer 95. Ito, so magkaiba po yan sila. Tandaan nyo yan, hindi yan sila magkapareho. Ang pinagkaiba po nila yung dalawa is, yan na. Ito ang inner, ito ang outer. So, di po yan sila magkapareho ng sukat. Tingnan nyo. Mas mahaba ang outer, tsaka mas maikli ang inner. So, tandaan nyo yan. Baka magkamali kayo. Pwede lang naman, pero mas maganda yung sakto talaga. So, ibabalik natin, tapos kunin natin ang inner. Ito naman ang kanyang nipple. So, ang gagawin natin ngayon,
ikakabit muna natin tong inner. Kasi mahirapan tayong ikabit to mamaya kapag inuna natin tong outer. Tatanggalin muna natin tong lagayan ng display. Tsaka itong lagayan ng sprocket. So yan, tanggal na. Ang inner po, dito natin ipapasok. Yan. Yan po ang inner. So ito po, una, ikakabit natin to dito isa, tsaka ang bilang po tayo ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dito sa ika-apat naman natin ilagay. Ikakabit tong pangalawa. Ayan. Lagyan natin ang ipot para hindi siya mag-ubad. So, ito na naman. Ganun pa rin. Bilang tayo ng tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, dito natin siya ikakabit. Ayan na po siya. Nakabit na natin yung sa kanang banda. Ito na naman sa kabila. Ayan guys, kung mapapansin nyo, yung sa kabila dito, tsaka yung dito naman nanggaling, dito natin siya ilalagay. Yan. Ito yung sa kabila kanina. Saka yung dito naman, dito natin ikakabit. So ayan na siya. So ngayon, ang ikakabit naman natin itong outer. So, kaya tinawag tong inner kasi nandyan siya sa loob. Sa loob siya ang galing, papunta dito sa rim. Ayan, kung mapansin nyo. Ito sila, ano sila sa loob. So, ito na namang outer ang ating ikakabit. Ayan. So, mas madali na lang ito ikabit kaysa dito sa inner. Pasok natin dito lahat. Ayan. So ito namang, kung itong bandang dito ay papunta doon, itong inner papunta doon sa kaliwang banda, ito namang outer papunta dito sa kanang banda. So dito natin siya ikakabit sa dito, sa pangatlo. Dito siya natin ikakabit. So ayan, ikabit na natin lahat. So ito na po siya. Ayan. So ipapaalay na lang natin siya mamaya. So ito mga sir, itong pang front natin, kapag nilagay natin to dito sa loob, ginanito natin pagkalagay, ganyan. Ganyan, ganyan. So kapag lagay na siya lahat, ang hirap linisin dito. Kaya ang gagawin natin ngayon, sa labas natin lahat ilagay. So itong
85 na sukat, ilalagay natin muna siya dito. Ganyan. Ito lahat, lagyan natin ng 85. Later. Ikakabit muna natin para maintindihan nyo ng mabuti. 3 hours later. So ayun mga sir, nakabit na natin lahat, no? So ito ang kinalabas na niya, nasa labas siya lahat. Kung mapapansin nyo, ayan, madali lang ito linisin dito kasi wala na nakaharang na yung rayos. So kapag may plano kayong mag-light in half, so ganito rin ang gagawin nyo. So ikakabit na natin yung lalagyan ng display. Nakabit na natin lahat. Ayan mga sir, natapos na natin i-assemble ang ating rim set. Since nawala tayong pang-align dito sa amin, ipapa-align na lang natin siya sa iba. So tara, samahan niyo ako.